sa gilid lang to ng ano, Diversion Road. Ito yung last ng runway. Ayan mga box. Ito yung last ng runway. Ito yung dulo ng runway. Between Barangay Mulabi at saka sa kabila, Dalakit na yon mga box. Doon Dalakit, ito Mulabi. Mulabi to. Dito makagtas. Ito yung Diversion Road. Galing Kataraman doon. So ayan. Maraming mga Air Force siguro yan. So ayan mga box, ito yung sa Madsad na si 130 kanina. Actually nahuli ako mga box, kasi kaninang ano pa to, mga alauna yata or alauna pasado. So medyo malapit lang kami doon sa gilid ng runway, pero bawal pumasok. So dito ako sa kabila. So dito ako sa kabila mga box. Dito ako sa Diversion Road. Yan ang mga box. Sumadsad siya sa gilid. Naalala ko mga box sa Katarma, pangalawa to na katulad nung nangyari. Naalala ko noon 1990s yata nung si Ramos hindi pa president, senador pa lang siya. Dito rin, dyan rin, sa Madsad din dyan. Nag-crash landing sila, papuntang Mindanao siguro sila noon, tapos nag-crash landing lang sila ng Katarma. Yun ang naalala ko, pangalawa to yung C-130. Pangalawa to mga box. Ayan, umandar na mga box. Umandar na siya. Pero umulan. Yun lang. Mababasa yung cellphone natin. Sana umandar na siya, no?
yung mga box, kumandar na. Kumandar na yung ano, si Walter. Update natin mga box. Ito na. Kanina nasa ano yon sa gilid, parang nalubak siya. Ngayon, mga box, wala na siya sa ano, sa lubak. So, umandar na siya. Nakalabas na siya sa parang may butas. So, hopefully na sana okay na. Sana ano, makaalis na sila. Ayun. Salamat naman sa Diyos dahil naayos nila. So ayan mga box, kanina maraming taong nag-usyoso doon, so wala na, okay na. Ayan, mula po sa lalawigan ng Katarman ng Green Summer, ito po si Buki TV 38. Ayan, ito po yung aking update. Maraming salamat po, hanggang sa muli. Ayan mga box, galing na ako doon sa C-130 na nag-crash. Actually, parang ano lang siya, mild lang kasi nalubak siya. Yung C-130, nalubak lang siya. Tapos, yung ginawa ng mga nandoon, kanina nakita ko talaga. Yung butas niya parang nilagyan ng ano, ng matigas na bagay. Hindi ko alam kung anong klaseng ano yun nilagay para makaahon yung gulong ng C-130. Tapos, umaambun na doon kaya umalis ako mga box. Tapos habang pauwi ako ng bahay, galing na doon. Pagdating ko dito, narinig ko yung C-130 na umalis na. So, ayos na yung ano, yung C-130. Nakaalis na. Wala na siya sa Katarman ngayon. Ayun, maraming salamat sa panonood mga box. Hanggang sa muli.